Kasama ko ngayon ang aking mga kapatid and their friends. Mamaya, magkukwentuhan tayo. Kasi, ang interesting na topic na gusto kong pag-usapan natin mamaya ay may magkaibang kultura ang Westerners at saka sa atin sa Pilipinas. Kasi sila, they work hard on a weekday. Hindi lang isang job, kundi normal lang merong mga part-time jobs aside from their main job. Pero pag may mga long weekends or weekends, ay they take time to spend sa pamamasyal, sa pag-splurge ng kanilang mga kinita o mga sinweldo. On the other hand, sa atin sa Pilipinas, buong linggo, pag meron ka isang trabaho, yun lang. Pero ang pagbabakasyon ay minsan sa isang taon. So, mamaya, tatanungin natin ang mga kasama natin dito. Sila ay matagal na sa Amerika. Tanungin natin sila kung ano bang preference nila. What's good and bad about the change of culture, the change of attitudes. So, papakilala ko ulit sila sa inyo maya-maya kasi meron tayong kasama from Pangasinan, may kasama tayo from Makati, from Pampanga, from Bukawi, Bulacan, from Dumaguete, at of course, ang mga taga-Baliwag at ang mga taga-Malolos, Bulacan. So, sundan niyo po kami sa aming pagkukwentuhan para makasama namin kayo. Hey, Annabel! Si Annabel ay isa nurse. Tama ba, Annabel, no? Annabel, na baka mahihiyain mo naman. Ikaw ay from saan sa Pilipinas? Pangasinan. Particularly? Suwal, Pangasinan. Ah, alright. Where are you from? Dumaguete. How many years have you been in New York? Since 9/11, 2001. Okay. So 20 years na 21 years. 21 years? And your hair was all black. Black. Now it's all white. Shout out sa Batago Dumaguete. Hello, mga Dumaguete. Meron po tayong guest blogger from Dumaguete. I am from the beautiful town of Bukawi, Bulacan. Kung saan ang ilog ay kulay itim. Kung saan maraming paputukan. Ang nag-iisang, lahat kami probinsyano. Ito ay, how do we say it? Makati girl. Okay. Cielo. Yes. Say hi to the vlog. Hello. Cielo, how long have you been in New York? 6 years. 6 years. Anong tinakasan mo sa Makati? Utang. Panahon na ang magbabalik sa tamang kultura. Mamulat ang mga nagugulang mula sa mga maling sistema. Panahon na ang paglahat tayo'y magkaisa. Yan ang mga sundang galing sa bibig ni Eric Fernandez. Welcome to Hampton, Long Island, New York. Manood para mapasaya. Makinig para matuto. Mag-obserba para matuto. Yan ang mga salitang galing kay Eric Fernandez. Hindi lahat ng OFW sa ibang bansa ay success story. Dahil hiwalay sila sa kanilang mga pamilya, mahirap pag may pinagdadaanan sila sa napakalayong lugar. Isa sa nakikita kong sekreto ng mga successful OFW ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Mabuti at malalim na pagkaibigan na madalas ay higit pa sa totoong pamilya. Okay, so we're in Greenpoint. Eh, sige, pakita mo. We're in Greenport, New York. Sabi ko Hampton 'to eh. Oo nga. Hindi. We're close to the Hamptons. I think we're in the north ba 'to? North side. Are we on the north side or south side? We're on the north side. We're actually going through one of the locals, which is Ralph Ice Cream. So, most of the local people come here and then you look at the lines.
Yeah, so we're gonna try. We'll have them try ices and or mga soft serves. So, yeah. Ano daw? Papadala tayo ng ice cream. Yeah, we'll send ice cream. Sa magko-comment na magugustuhan. Oo, pagka nag-comment kayo right now, padadala ko yung ice cream. Kailan magme-melt. So, ang problema, bibili na lang dyan ang Magnolia ice cream. Meron akong gustong topic kasi nga yung vlog namin, hindi lang tungkol sa masarap na kinakain na katulad nito, katulad yan, katulad nun, hindi lang sa mga magandang nakikita. Yung aming vlog ay tungkol sa mga bagay na matututunan ng marami, hindi lang ng taga-Pilipinas, kundi ng kamukha nyo na nandito sa abroad ng mga OFW. Isa sa naobserbahan ko na pagkakaiba, no? Sa Pilipinas, hindi napakadaming trabaho ng mga tao. Pagka ikaw ay nurse, nurse ka lang. Pag teacher ka, teacher ka lang. At ang trabaho, 8 to 5 lang. Pero less stress at ang mga tao ay less anxiety. Dito naman, like most of you, no? May main job ka, meron kang part-time. Pero pagka weekend, you splurge into vacationing, namamasyal. Halos every time na may pagkakataon, basta sinabing long weekend, kahit hindi nakaprepara, di ba? Gagawa ng lakad. So, pag kukumpara natin yung dalawa, ano ba sa tingin nyo ang tama at anong maganda? Kasi sa Pilipinas, halos araw-araw ay pahinga kasi less stress ang mga bagay at kukonti ang trabaho. Pero hindi sila nakakapag-grand vacation. Swerte na nga kung once a year. Yung iba nga, tatlong taon na nagtatrabaho, hindi pa nakakarating ng Boracay. So, ako naman, ang naiisip ko, sana kahit paano ay may ma-impart kayo kasi kailangan ng turismo sa Pilipinas eh. Dahil para mag-generate ng mas maraming trabaho. Oh, ano ang main job mo? Ano ang secondary job mo? At anong ginagawa mo? So, I teach in the school, mga special ed, autistic kids. That's my main job. My part-time job, I'm a banquet waitress sa Marriott. So, 30 years na ako sa school, 20 years sa Marriott. And another side job I have, I do catering also, yung mga so, private... Trabaho mo? Wait... I do have private home catering, yung mga mga ano lang. Mo na kung ano. And then on the side, I also make pancit and ano ba yun? Yung Shanghai. Shanghai and I cook that too and I deliver to the people who wants to so, order. Ilan yung trabaho mo? Madami. And I always have more I always had two or more jobs. Dahil ba kailangan o dahil lifestyle yun? Passion. Kasi ganito ang reasoning ko, lalo na nung bata pa ako, no, wala pang asawa. Sabi ko, I have all the time. I only work from 8 o'clock to 2:30. So I'm done, di ba? Ano pa gagawin ko? Single ako, wala akong ano. Then I work part-time. I also work, babysit at that time. And I work on the weekends when my uncle had a restaurant. I work for him on the week. That was when I was single, yung ano, apat trabaho ko noon. Sabi ko kasi, instead of spending money, why not just make money? Kasi I have the time. Ano gagawin ko sa apartment mag-isa, di ba? So that's why I kept myself busy that way. Para po sa lahat ng nakikinig, ano? Hindi dahil kailangan niya ng pera. Dahil for everybody's information. Ito naman totoo. Si Gia is part owner ng Santo Niño School of Bukawi na isa ng institusyon sa larangan ng education sa ating particularly sa Bukawi at sa ating probinsya. You don't need 5 jobs at pwede ka nga umuwi na lang at doon ka na lang sa Pilipinas. So bakit mo pa rin ginagawa yon? Marami kasi naging anak. So well yes and ilan then ilan anak mo? Dalawa lang. Hindi mo dami yun, anim yung amin eh. Alam ko na patutumbukin 'yan. Hindi kasi nga part na rin 'yun ng naging lifestyle namin, 'di ba? Dahil yung pangalawang tanong. Oh, teka, hindi ba sila muna? Hindi, yung pangalawang tanong muna. Ano ba yung pangalawang tanong? Ano ginawa? How do you reward yourself? Oh, I buy the stuff I want. Tapos when there's a chance, I go for vacation. Tapos at least once a year I go home sa Bulacan. Mamasyal kami whether it's Boracay, Palawan, another country, Singapore, Japan, that's my reward to myself. Wow.
So I always say, so ilang bansa nang nabisita mo sa lifetime? Medyo madami na rin. Pero I've never been to Antarctica pa. South America wala pa. South America. Pero ano, I always say I work 10 months out of 12 months and I play on the 2 months. Ang main job ko is a wound consultant sa Stony Brook Hospital. Mm-hmm. Tapos, tell them what a wound consultant is. A wound consultant? Yes. So, sinasabi mo kung puputulin na yung paa ko, no, yung lalik, titingnan yung... Tinitingnan namin kung tapos nagre-recommend lang kami. And it depends kung ang doctor mismo will follow the recommendation. We specialize on hard to heal wounds. Wow. We use advanced products. Paano kung lab life ang hard to heal? Well, may solution din kami dyan. Negotiable. And part-time job is consult to other branches ng hospital namin. Like the hospital here. I go there when they call me. Tapos, another side job is private nursing. Yeah. Tapos, that's the main money maker. They will pay you $120 an hour. Wow. Just to be with the patient. And sometimes, for cosmetic... Just to be with the patient and be patient. No, there's nothing to do. And... sit down with the patient. Cosmetic surgery, usually they pay $500 an hour. Wow! And aside from other consults, most of the time I'm doing my gardening and housekeeping jobs. Wow, that's good. Yep. Ibig sabihin, kung si Gia ay mayroon limang trabaho, ikaw may lima rin, addict pala kayo sa pagtatrabaho. Oh, hindi, kasi we keep ourselves busy. Why? Bakit nga? Bakit? We want to be functional as much as possible. We don't want to be bored. And on the weekends, we know when we have time off, we have to splurge. We have to spend those hard-earned money. So, does it work for you? Yes. And it's just time management and getting to know what you want and how you want it. Harlan, ikaw, ilang trabaho ba meron ka? Trabaho ko isa, I'm a nurse consultant sa mga nursing homes. Alright. That's my main job. My part-time job is... So, totoo ang sinabi ni Jokoy, lahat ng Pilipino dito ay 60% nurse. Nurse, oh. 70% nurse or 90%. And then, part-time job ko, nagbebenta ng insurance. Alright. Life insurance. Not life insurance. Living benefits insurance. Ano yung living benefits insurance? You don't have to die to get the money. Ba, yun ang maganda, di ba? You don't? You have to be a US citizen to... Yeah. To pay for it. Yeah. Yeah. Or, you don't. Ibibili ko pa naman sana yung asawa ko kasi gusto niya mag-benefit na hindi pa namamatay. Oh, you don't have to die because if you live longer, you should enjoy what you get from your insurance. Ano ba ang tanong? How many jobs I have? Main job is director of nursing. Part-time job, I'm a stripper at night. I strip everywhere I wear. No, I'm just kidding. Wala na akong part-time job. I used to do ballroom dancing as a part-time job on the weekends and other things I've done before. Pero right now, no. You know, one thing that I realized from the conversation is that bakit nga ba ang mga Filipinos are maraming trabaho, right? It's because I guess marami tayong gusto na, we don't want to waste time. We want to make sure na maayos ang buhay namin dito, right? Tama, di ba? At saka kasi Filipinos are hard workers . Whatever you do, kahit anong gawin mo, ang Filipino nurse will always have a part-time here, a per diem here, and work so many hours. Kasi they have to do that to send money to the Philippines. Kasi marami silang, pinag-aanuhan. And to answer the question, bakit nga ba ang comparison is like, mga Filipinos, one job, okay na sa kanila yon. Kasi we have to keep up with, the
vibe, the vibrant, the energy of New York, right? Kasi people are really, ano, really working and grinding, and every hour, every minute is ano eh, is important. Kasi if you don't, just like what Gia said, it makes time pass. If you don't, you lost so much opportunity. Diba? Ang daming... Dalawang question na for everyone else. Number one question is, maraming nagsasabi, ang mga OFW, hindi naman daw nakakaipon. So, dahil you keep on splurging, you put it on bags, shoes, shirts, vacations, hindi nakakaipon. So, what hindi, mali yung crowd na nakinausap mo. I don't think kami... Merong iba talaga. No, but it's true. Meron talagang ganun. Kasi... Merong may mga tao na ano ang kanilang happiness or probably is branded eh, you know. Sorry, mali yung crowd, eh, hindi ito 'yun. So meron din ganun talaga. And then you would so, ano na well. Pa rin na madam sa Divisoria. Pwede pa. Oh. Not... Sa Ross. SM. Sorry. Sa Ross. Yeah, yeah, to. Sa Ross. Bibili ka sa PJ Maxx. Sa Marshalls. Outlet. Sa outlet. So hindi lahat ay hindi nakakaipon. Hindi. Hindi. It's just that, hey, alam mo ba di nakakaipon? Kasi kailangan magpadala sa Philippines. O yun, sino bang... That's another topic for another yeah, time. Kasi any Filipino na may trabaho dito, they're supporting somebody back home. Marami kayong trabaho. How do you keep up with the discrimination inside the job? Racial discrimination. Ah, malaking wala? Topic yun. Ah, wala ka ba? Well, you never... You never... In the beginning, meron. Pero I just have to toughen up and fight for myself. So, pinasabi ko na lang, this is job. I have to do it. And if I find something offending that because of the race, I say it. I'm vocal. Kahit na yung mga katrabaho kong Jamaican, I fight for them. If I know I'm right, I don't have problem saying what I want. Anybody wants to answer the question? I think in the discrimination, they want to test you. Yes. Personality. Yes. Whether you're black, you're white, you're Caucasian, you're whatever. It tests you how you deal with a different race or different as a person. So it's generally a human thing. Yeah. So kung gusto mo abusuhin ka, maabuso ka. Yes. Kung ano mang race. Ako ay ano da, meron pa rin white supremacy. Meron pa rin white supremacy. It's true. True. You know? True. Meron pa rin naman. You know, that's why hindi naman lahat ng diverse with colors get into the top of leadership, right? Konti lang yung talagang nakakaano. If you're really smart and really good how to ano, navigate, right? Kaya. Pero still, if I will apply for vice president or chief nurse and ang kalabang ko is a white person, they will get the white person versus me. Kaya may politika yun eh. Oh. May ano, ang akin city, right? City. Hindi pwedeng puro puti. Kaya mag-ipon kayo yung lahat, magtatayo tayo ng hospital sa Pilipinas. Oo. Oh. Hindi pwedeng puro puti. Kailangan balanse, may itim. Hindi pa pwede kasi city yan. Kailangan pare-pare na kulay. Sige, ano yung nakakatawa sa job experience mo dahil nag-uumpisa ka? May kinuwento ko sa amin kahapon. Ako ba? Oo, yung umu-order ng pepperoni. Eh kasi nga bagong trabaho, malay ko ba first time ako nagtrabaho dito. Nagpizza ka ba? No, my first job is a summer job dun sa kasi nga bagong Salta eh. Summer job ng sa restaurant nung pinagtatrabaho ng pinsan ko. Excuse me. Edi ako yung food attendant ng bar. Mga pagkain, papalitan mo pagka ubos na. Sabi nung manager, can you go get some pepperoni? Okay, where do I get it? Inside the walk-in. Pasok ako sa walk-in, hanap ako, pepperoni. So I brought back pepper. Tapos sabi niya, no, not that. Well, you said pepperoni. It's a pepper. What's a pepperoni? Wala mo lang tayong pepperoni sa Pilipinas, di ba? Yung pocketbook. Ikaw, ano naman? Ano ang funny story mo? What's a pocketbook? Where's your pocketbook? Hanap ka ng libro. Saan yung pocketbook? Yung pala yung pocketbook. Yung pocketbook pala is purse. Ay, yung kwento ng mga nurses na ano, dinala yung specimen sa rape. Alam niyo magkwento na yun? Ha? Hindi ka alam yun? Oo, sabi niya, where is the tube? It's in the rape. Anong rape?
yung pala refrigerator. Sabi ng mga Pilipino. Salamat sa lahat ng nanonood. Salamat sa iyo lahat. Thank you. Hanggang sa susunod na episode. Yay! This is the reason why they call it the Bay Area. Kasi itong lugar na to ay nasa gilid ng isang bay or body of water. At sa gilid ay may mga dock ng yacht or boats. Yung ibang mga boat ay doon na mismo sila nakatira. Yung ibang mga boat naman ay for recreational purposes. Pag weekend, lumalaot sila. Tapos nagla-lunch, nagka-cocktail sa kanilang mga bangka. Katulad na lamang nito. Ayan. Imaginin mo, no? Ang Amerika ay piling-pili ang mga states na nakadigit sa dagat. Pero ang Pilipinas bilang isang archipelago, halos karamihan sa ating mga probinsya ay nasa tabi ng dagat. Kung madidiscover kaya natin kung paano magagawa ang kulturang ito, hindi kaya mas maraming turista ang pumunta sa ating bansa. Consequently, mas maraming trabaho, mas mataas na mga sweldo, mas magandang buhay para sa ating mga Pilipino. Hay buhay! Kailan kaya? Pero dahil pinapakita ko sa inyo, sana ay magdukas ng kaisipan sa maraming Pilipino, sa mga leader natin, na kung gugustuhin natin, kayang-kaya natin ito. Ano pa bang gusto kong sabihin sa inyo? Marami pa tayong pupuntahan na lugar kung saan pwede natin makita na pwede natin i-adapt sa ating bansa ang mga ganitong bagay. Dito kami galing dahil dyan kami ng ice cream. At lang metro lang mula sa ice cream parlor ay ang Bay Area. So, till our next vlog, till our next episode, at sa muling ating pagmamarites at pagkukwentuhan. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat po. Okay po, Pastor Eric, dito po sa Premium Interview. Maraming salamat po. God bless po, lalo po sa dapat bayan. Maraming salamat sa lahat ng nagpapasalamat. Ang lahat po ng aming malilikom sa inyong panonood ng aming FB pages at YouTube channels ay aming ibabahagi sa lahat ng humihingi ng tulong sa pamamagitan ng Dapat Bayan. Kaya po, i-like, i-share at mag-subscribe na sa aming mga FB pages at YouTube channels. Sa lahat din po ng gustong paulit-ulitin na panoorin ang mga previous videos, lumipat na po kayo at mag-subscribe din sa aming YouTube channel na inyong matatagpuan sa link sa ibaba. Kaya po, see you in our next video.